Hi guys, we're back here in URCC with Rex De Lara na muntik na yung laban mo. Ano nangyari doon? Kumusta pala? Nice. Kumusta? Ano nangyari? And meron kang mga nakatrastokan dati. Sino yun? Si Ornido ba yun? Yep. Supposed to be, I want have fight on Royal. Mm-hmm. Bernacles also. Against Lucian Choi. Mm-hmm. Ang problema lang is, hindi pumayag, I think, yung gab. So, that time ago. And then, yung pinalit sa akin, yung pinalit sana sa kanya for the replacement, well, hindi rin pinayagan ng gab. So, bakit? Bakit ipinayagan? Lakas ang trastokan yun din eh. And then, that night, Ornido said, who is the toughest 135 yes. division? And they forgot, andun ako. So, still, I'm the number one contender, 135, 145. Mm-hmm. He said, so, pinakita ni Sir Alex din, just go, bro. Kasi akala ko kasi, ang mangyayari dun, actually, nung nag-call out, akala ko, magkakaroon ba tayo ng special bout ngayong gabi? Well, I'm ready. Di ba? Kasi ready. Tapos pareho kayong walang laban nung gabing yun. So, sayang naman. Diba? Well, anytime naman, they call me for fight, so I'm ready. So, 135 to 145, even 155. Mm-hmm. Ready na. Yeah. So, yan. Abangan namin yan. Kasi nga, naudlot. Tsaka, ang dami nagtatanong sa akin, ano nangyari? Bakit nawala si Rex? Anong nangyari? Yun nga. Di ba? Parang... Well, sad to say, but wala tayong magawa. It's GAB regulation, so it's okay. Tama. And paano mo siya hinandle? Well, sa akin naman, kung hindi natuloy yung laban, okay lang, training lang. And then, it's giving motivation also that you're veteran. So, and you're fighting against the young blood. So, yun nga, so paano mo hinahandle yung mga ganun? Siyempre, yung mga bagong lalaban, mga nagde-debut, bata pa, maangas, kung ano na yung mga sinasabi sa'yo. Paano mo hinahandle? Baliwala lang sa'yo yun? Well, for me, nila yun, angas nila. Oo. So, ako, iba yun din yung angas ko. So, magkita kami sa ring, trust talk to me, no problem. I just trust it to you. Well, show me your talent in the ring. Yes. Hindi lang puro trust talk. Kailangan may talent. Yes, you need to work on that. Tama yan. Please entertain the viewers. Oo, tama. Tanong ko lang sa'yo, Rex, ano yung nagpasok sa'yo dito sa sports na to? Ako, nag-umpisa ako, 13 years old, boxing. Wow. Yeah. Wow. I play on amateur boxing. And then, I go for Wushu. Mm-hmm. So, kababayan mo sila, Coach Rene, sila yung mga Catalan brothers and then Delarmino brothers before. And after that, turn pro uli ako. Balik wow! Sa boxing. Oh. So, I got undefeated on boxing pa. Kaya lang, in that time, wala talagang masyado nagpo-promote ng boxing. Mm-hmm. So, URCC is talagang namayagpag at 2000. Yeah. Dami, daming fighter and then, pumasok. I am first URCC Visayas champion. Wow, wow. So, since then, tuloy-tuloy na. I fight in Bacolod, I fight in Cebu, so I fight in Zamboanga, and then they give me fight in MOA, SMX. Yes. Against from the Deptak Cebu. Mm-hmm. The Spawn. Mm-hmm. Well, nasa Dubai na siya ngayon. So, mm-hmm. It's good fight man. So, talagang matagal ka na talaga sa industry yes, na to. Yes, I've been here for 18 years. Wow. I got fight 135 and fight a world championship in URCC also. Wow. So, first inauguration of world championship ng yung URCC. So, wow. It's good. Grabe yung dedication mo talaga sa sports na to. Ano yung pinaka-motivation mo nagtutulak sa'yo? Yung pinaka-core mo na talagang ito yung inspiration ko. Well, bukod sa trabaho to, no? So, this is my passion. Yes. This is my passion. I love this game. So, kahit na nagtatrabaho ka, so meron nga pa rin time sa training mo. So, be consistent lang. Mm-hmm. And then, disiplina. So, that's it. Kailangan mo siyang i-handle. Then, yung time mo, kailangan naka time management talaga. Yes. So, yun din, lifestyle. Lifestyle. Totoo say, yan. Okay, oh, you're 40, you're supposed to be retired, but first, beat me. Tama. Yes, tama. Beat me. I'm retired. But as still as I'm there, no one can... Totoo yan. Kasi kapag talagang habit mo na, passion mo pa, lifestyle mo na, wala.
tanging ang magpapatigil sa iyo eh kung talunin niyo muna ako. Yes. And diba? Also yun din ah yung kasabi nga nila ni Bro Ruelo. So yun din yung kalaban natin. Minsan hard training, overtraining, minsan injury. So means kaya naman natin iwasan. Actually, so pag may nararamdaman, so be pa-check up muna tayo, then tingnan natin kung ano, then back to training. So dahan-dahan lang and then pag peak, go again. Nice, nice. So tanong ko lang, syempre lahat ng fighter nakakaranas ng pagkatalo, paano mo ina-handle to? Supposed to be natalo ako for the world championship and then kabalik, talo uli. So parang yung career ko naging ups and downs, ups and downs. Yung talo, hindi malaking bagay. Nakatulong pa siya sa akin na, siguro kailangan ko pang mag-adjust ng ganito. So kailangan kong i-adjust ng ganito, kailangan kong dagdagan ito. So tulong din siya, hindi ka talo. Yes. So yung pinakita mong laban maganda, kaya lang nagkulang ka lang. So kailangan natin iangat yung sarili natin. Tama yan. So level up. Oh, bounce back lang, gamitin natin na experience yun, na lesson natin. Exactly. Shout out Okada Manila, Crazy Win, Top 1 Play, 9. Puntahan nyo po urcc.online para sa mga pay-per-view, membership, tickets, discounted rates natin. Mensahe mo sa mga future fighters natin na nagbabalak pumasok sa MMA. Sa lahat ng mga future fighters, ano, be disciplined. So, yung angas nyo, bigay nyo na lahat, tapos train hard. Etong sports na to, kailangan nito puso, passion. Mahalin mo, tapos be respectable to the coaches and the fighters also. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Salamat, Rex, kita tayo sa laban mo, Rex. Salamat.